Magandang araw, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi hanggang bukas at sa susunod na 2 hanggang 3 araw, lalo na sa mga ilang piling lalawigan or syudad dito nga sa ating bansa. Bagyang humina or pansamantalang humina yung epekto ng habagat sa ating bansa. At sa ngayon, makikita nga natin yung kumpol na kaulapan na umabot ng Visayas at Mindanao area. Yan po ang active na intertropical convergence zone or ITCZ. Kaya't ngayong gabi nga, asahan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito sa may bandang Bicol region, lalawigan ng Marinduque at Romblon, sa buong Visayas, sa Northern Mindanao, sa Buanga Peninsula at sa Caraga area. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, generally mainit, medyo malinsangan sa ilang lugar, maliban lang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan na dulot naman ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Bukas naman, inaasahan na generally maliwalas ang panahon sa buong Luzon. Kung magkakaroon ng pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Inaasahan na posible namang umabot na around 34 degrees Celsius, yung pinakamataas na antas ng temperatura sa Tuguegarao at sa Metro Manila, samantala aabot naman ng 32 degrees Celsius sa may bandang Palawan at Calayan Island. Inaasahan naman na maulap bukas, kalat-kalat ang mapag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa buong Visayas, bunsod nga ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Mainit at malinsangan sa Mindanao, may chance ng mga isolated thunderstorm sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan po natin na papasok na kanilang trabaho bukas or may nakaplano importanteng outdoor activity, pinapayong pa rin natin na magdala ng payong dahil kung di mo protection sa biglaang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi, magiging protection naman sa init ng araw. Samantala, lagay ng pag-aalo ng ating mga karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, no? Subalit, iba yung pag-iingat sa mga kababayan nating mangisdot yung mga may maliit na sakyang pandagat dahil inaasahan na magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan dito nga sa Hilaga at sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa tamtaman ng pag-aalon, maliban na lamang kung may mga offshore na thunderstorm activity. Ang Global Spectral Model naman ay nagpapakita ng wind forecast sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At mapapansin nga natin, no, bagamat walang inaasa ang bagyo, ay posibleng may isang low pressure area ang mabuo na nakapalog nga sa Intertropical Convergence Zone. At inaasa na posible itong lumapit dito nga sa Visayas at Mindanao area sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Bagamat wala tayong inaasa ang bagyo, patuloy ang pinapayon lahat na mag-monitor sa daily weather forecast na ipinalabas ng PAGASA tuwing alas 4 ng umaga at alas 4 ng hapon. 3-day weather outlook, generally maliwalas ang panahon sa Metro Manila at Baguio kung magkakaroon ng pag-ulan ay dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Inaasahan naman na improving ang weather sa Legazpi at Cebu sa darating na Huwebes at Biyernes habang patuloy ngayong mainit at malinsang ang panahon sa Davao area, maliban lamang sa mga ilang isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. At ang araw ilulubog mamayang alas 6:30 ng hapon at sisikat bukas ng alas 5:32 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.